diwata ng kuweba. Anong pakay mo sa akin? Hindi ganun kadaling humarap sa Haring Tinig. Haring Tinig? Anong tinig? Tinig ni Kuya? Hindi ko kilala ang sinasabi mo, pero dapat mong malaman ang babala. Alam ko na ang babala, at lahat ay napagdaanan na namin. Lahat ng ginagawa ko ay para iligtas ang Arukanan. At para iligtas ang Arukan at si Barkan. Parang paghilab ng tiyan pa lang ng buntis ang nalagpasan ninyo. Pero wala pa talaga ang matinding pag-iri bago ang panganganak. Anong ibig mong sabihin, Diwata? Dalawang bagay lang ang dapat mong pagpilian. Ang bumalik sa totoong mundo upang mabuhay ng mortal habang buhay. O ang manatili sa mundo namin upang harapin ang iyong kamatayan. Mariska! 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 Gumising ka! Mariska! 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 Nangyari sa'yo? Diyos ko naman! Grabe ka namang matulog! Parang hindi ka na humihinga! Ano ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Eh, ba't ganun ka matulog? Parang kang komatos! Diyos ko, nag-alala naman ako sa'yo. Saan ka ba pumunta? Dito. At nakausap ko yung Diwata. Totoong Diwata? Oo. Ano sabi sa'yo? Binigyan niya ako ng babala na kung ako daw ay mananatiling mortal, ay magiging buhay ako. Pero pag bumalik ako sa pagkadyosa, ay mamamatay ako. Eh, ano naman desisyon mo? O syempre, hindi mo naman pipiliin yung mamamatay ka. Kung kailangan mamatay, gagawin ko para lamang mailigtas ang Arukan mula kay Ukaw-Ukaw. Please, Frank! Bakit? Kapusta na kaya siya, Diyosa Mariska? Kasi nag-aalala na ako sa kanila eh. Eh, siguro, nasa mabuting kalagayan niya si Diyosa Mariska. Lalo na kasama niya si Madam B. Ay, lang ako natatakot eh. Kasama niya si Madam B eh. Di ba palagi naman tayo nagpipray? Sigurado ako, okay yun sila Diyosa Mariska. Isang bagay. Tama ka, best friend. Kaya lang, malapit na yung birthday ni Tatay. Gusto ko sana siyang bigyan ng regalo. So, sana humiling sa'yo ng tulong. Kaya lang, best friend, di ba? Be careful what you wish for. Alam ko naman yun eh. Ayoko nga magkaroon ng masamang kapalit. Humihingi lang ako sa'yo ng advice. Advice? Paano kaya? Paano kaya mag-wish ng walang kapalit na masama, best friend? Alam ko na! Yung lagusan! Yung wishing fountain! Fountain? Di ba, best friend? Si Ukaw-Ukaw nasa lupa ngayon. Oo. Oh, hindi ibig sabihin doon, malaya yung mga kapatid ko sa Arukanan. Oh, hindi pwede ka mag-wish sa mga friendship ko. Huwag ang masama kapalit ka, best friend. Maglalagay ka lang sa fountain ng bagay na mahalaga sa puso mo. Galing mo talaga, wako. Pero wala namang mahalaga sa aking puso eh. Ikaw lang yun, Wako. Ibig sabihin ako ihuhulog mo doon? Best friend, kalimutan mo na yung advice ko. Wala na ako sinabi. Erase, erase na, erase. Erase. Dado! Dado! Pag-wish ka, nagugutom ako! Dado! Dado! Mag-wish ka! Nagugutom ako! Dado! Uy! Oo, bakit? Mag-wish ka! Nagugutom ako! Pag-usap pa sa akin na maayos, ha? Kung hindi, hindi ako hihiling. At yun ang katapusan mo. Hindi mo matitiis ang hindi humiling. In fact, yan ang dahilan na nagpunta ka rito, hindi ba? Sige na!
Hiling na. Oh. Takam na ako. Oh, teka lang, teka lang, teka lang. May naisip na ako kanina pa. Ito. Itong asawa kong si Leia. Namatay siya. Dahil sa kapabayaan ng Rodel Gaudencio na yan. Ang gusto ko, buhayin mo si Leia. Ngayon din. Pweh! Anong klaseng hiling yan? Hindi pwedeng hilingin yan! Teka, akala ko ba ikaw ang pinakamakapangyariang arukan sa lahat? Bumuhay lang ng tao? Hindi mo magawa? Wishing elf po ako. Hindi ako Diyos. Paano ko bubuhayin ang patay na? Sira ka ba? Di ba sabi mo nang bubuhayin mo si Leia? Nasabi ko yung before. And that's what you call a bluff. Bluff? Bluff ka ba dyan? Ang pinakaayaw ko, yung niloloko ko! Ayon kay Mayor, pwede kong ihiling sa inyo kahit buhay ng isang tao. Tama si Mayor. Ang pagkakaintindi mo ang mali. Kapag binuhay mo ang patay, meron kang sinusuway na balance ng mundo. Pero kapag humiling ka ng buhay, para humiling ka ng isang baby, buhay yon. Tinutulungan walang humiling na magka-baby sila. Pero wala kang sinisira. Wala kang pinabago. Labo mo talagang kausap, no? Tsaka sino mo na magkakamaling humiling ng baby sa inyo? Sa pagkakaalam ko, bilang unang arukan, wala pang nabubuhay na half-breed. Pero espesyal na magiging batang half-breed dahil may puso at pisikal na anyo ng tao, pero may puso at kapangyarihan ng isang arukan. Wala akong pakialam sa half-breed mo. Gusto ko, buhayin mo si Leia ngayon din! Sige! Pero pagdating niya dito, isa siyang zombie at kakainin ang mga utak niyo. Ipanalangin mo na maging halaman ka para makalaban ka. Gusto mo yon? Kaya bilis na! Mag-isip ka pa ng ibang hiling! Wala akong ibang hiling. Tsaka na! Eh! Gutom na ako! Tato! Pakainin mo ako! Ay, Mahal! Ay, Mahal! Diyan ka na pala. Oh. Ano yung kumain mga... ka na ba? Ah, tapos na. Sa trabaho. Ano yung mga kahon na yun? Mahal, pinababalik na tayo ni Ate Beche sa itaas ng bahay. Kung pwede raw sa makalawa, lumipat na tayo uli doon. Tapos ito rin naman nandito sa baba. Tingin mo ba magandang idea yan? Alam mo, Mahal, nagbago na si Ate Bechay. Naka-move on na siya at makikita mo naman sa kanya na talagang ibang-iba na siya. Magugulat ka. Ano ba? Ako, di naman sa ayoko ha, pero Mahal, okay na tayo dito eh. Nakakagalaw tayo. Maluwag dito. Mas maganda siguro, Mahal, na dito lang tayo sa baba, di ba? Sa bagay, hindi niyanggit. Ano to? Parang sugat-sugat yung kamay mo, ha? Di, Mahal, okay lang yan. Kasi kanina sa restaurant, nasira yung tubo namin. Eh, walang may kayang gumawa. Ako lang. Ginawa ko. Eh, natagalan. Nababad sa tubig yung kamay ko. Kasi masipag tong asawa ko. Salamat, salamat. Hindi lang ha. Thank you. Gusto ko na lumabas ng bahay na ito! Ang ulit-ulit na lang ako nagugutom! Ayoko na! Gusto ko nang bumalik ng arukanan! Malamang gumagawa ng paraan si Mariska at Barkan! Ha! Baka kapag ako umalis dito, ako naman ang hindi makalabas doon! Gusto ko na lumabas ng bahay na ito! Hoy! Ikaw! Tatakas ka na naman? Bakit kasi hindi ka pa nagwi-wish? Hindi tuloy ako makakain! Simple lang naman ang rules! Your wish is my food! Umiling na ako sa'yo, di ba? Pero hindi mo ako pinagbigyan. Dahil ang sabi mo, hindi ka bumubuhay ng patay. Yun na nga! Ang slow mo naman! Eh di umiling ka ng iba!
Yun ang gusto ko. Ayaw mo to pa rin? Pwes magutom ka. Heh! Hahanap ako ng ibang amo! Hiniling ko sa'yo, di ba? Na ako ang magiging amo mo. Kaya, ako lang susundin mo. Hindi ka makakainis dito. Sino ngayon ang slow sa atin? Hindi! Akin ka lang, ukaw. Hindi ka makakaalis. Ni makatapak sa labas ng property ko, hindi mo magagawa. Makakalabas ka lang kung ako mismo ang hihiling sa'yo na makatakas ka. Pero, hindi ko gagawin yun. Palabasin mo ako dito! Talog na. Nakatulog? Hindi kumakain? Imposible. I know, right? Ay, Ima. May sasabihin nga pala ako. Noong kanina, nakita ko ho yung kamay ni Rodel. Parang may sugat-sugat. Tsaka para bang ano, parang nababad na hindi ko maintindihan. Eh, ganun ho ba talagang supervisor? Pati ba yung mga gawain na sabi niya, may inayos to siyang tubo dun o ano sa restaurant? Ginagawa rin ba nila? Ganun ho ba ang supervisor? Alam mo, baka nagdo-double job yung asawa mo. Kaya ganun siya kapagod. Ayoko nga, no? Alam mo, baka nga to rin. Kasi parang napansin ko rin, parang pagod na pagod siya. Yung haggard talaga yung itsura niya. Naku, kung ganun man, kawawa naman pala yung asawa ko. Mika? Kuya! Kuya, sorry na. Inaamin ko na nabasag ko na yung pabango mo. Kuya, eh kasi nagmamadali ako noon, kaya natabi ko. Sorry, kuya. Kaya pala, hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Pero hindi yun yung dahilan kung bakit ako nagagalit. Hindi ba? Sayang, inamin ko pa. Eh, kuya, kung hindi ka galit doon, bakit ka galit? Yung drako na yun, pagkatapos niyang ginawa yun sa atin, lakas lang loob niyang lapitan si Nora. Grabe, at alam mo pa, hinatid pa niya si Nora. At nung nadulas si Nora, may pasalo-salo pa siya. Kuya, sa sinabi mong yan, walang masamang ginawa si Draco kay Teacher Nora. Oo, wala si Nora, pero sa akin meron. Asus, sabi na nga ba eh, nagsiselos ka, no? Oo, masama ba yun? Hindi po. Oo, hindi ako boyfriend. Pero gusto ko lang malaman ni Nora na pinoprotektahan ko lang siya. Wala kasi akong tiwala sa Draco na yun eh. Best friend, bubuhayin natin ang fountain. Tatawagan natin itong Operation Buhay Fountain! Wow! Oo, best friend, tama. Alam ko kung nasan yun. Sinamahan ko pa nga din si Ima eh. Kita ba dyan? Wako? Hanggang ngayon pa rin ba takot ka pa sa akin? Okay na tayo? Hindi po ako natakot, Tita Bechay. Nagulat lang po ako sa lakas ng impact ng ganda nyo. Ang class nyo na po ay wako yun. Wako? Nakita ko yan, ha? Teka, alam nyo kanina narinig ko may pinag-uusapan kayo eh. Tungkol sa wishing fountain? Ano yung tungkol sa wishing fountain? Promise, wala akong ibang pagsasabihan nun. Sekreto lang nating tatlo. Hindi ba okay na tayo? Tsaka mabait na ako sa inyo? Yung fountain po, kailangan po namin makita. Kasi po, dun po ko hihiling. Oh, eh bakit kailangan nyo pang puntahan yun? Eh bakit hindi ka nalang kay Wako humiling? Ha? Paano nyo po nalaman yun? Kasi po, Tita Bechay, mas maganda po din sa fountain dahil marami po akong kaparehas doon. Tsaka maraming tutupad ng wishes na kagaya ko. Teka muna, Moy, ano ba yung hiling na gusto mo? Eh, magbe-birthday na po kasi si tatay. Gusto ko po siyang regaluhan. Ay, oo nga pala, birthday na ni Rodel. Pero, hindi mo na kailangan yung wishing fountain na yon dahil pera at bibigyan kita. Oh, ayan.
Sa'yo na yan lahat. Ibili mo na yung regalo ng tatay mo, ha? Wow, Tita Bechay! Ang dami naman po nito. Sobra na po ito. Wako! Bibili na natin ng regalo si tatay. Salamat po, Tita Bechay. Ang bait-bait niyo po. You're welcome. Oh, pag nakita na ninyo yung wishing fountain, ha, sabihin niyo sa akin para matulungan ko kayo. At saka, secret lang natin itong tatlo, ha? Okay, maingay. Okay? Kuya. Oh, Draco. Buti nandito ka na. Saan ka galing? Ah, wala. Umikot-ikot lang. Hoy, hoy. Alam mo, kilalang kilala kita eh. Ganyang-ganyang ka kapag nakaka-score ka sa babae. Sino yan? Hindi. Wala yan, kuya. Hindi mo kalala. Wala yan. Narito. Magkapatid tayong dalawa. Maglilihiman pa ba tayo? Eh, si Teacher Nora eh. Si Nora Santos? Yes, kuya. Yung teacher ni Jonas? Yung munting sumunog sa bahay natin? Yes. Draco, naluloko ka na ba? Hindi pwede. Itigil mo yan. Yan naman. Alam naman natin, liniligtas lang na yung mga bata eh. Mabait siyang tao. Baka nakakalimutan mo. Kalaban natin ang mga yon. Kaya itigil mo na yan. Oh, Moy. Halika na. Na makakain na tayo. Si Ima at saka si Turing ako na. Si tatay mo naman, maagang nakatulog na ako. Pagod na pagod. Sige na, kain na. Ah, Nay, tingnan niyo po ito. Saan galing to, Moy? Ah, binigay po sa akin ni Tita Bechay. Nasabi ko na po sa kanya na malapit ni birthday ni tatay. Kaya yan po, binigyan po kami ng pera. Ang dami nito? Ha? Naku, nagpasalamat ka ba sa Tita Bechay mo? Opo, tsaka mabait na po siya kay Wako. Apo, ay Wako, Tita Bechay! Naku, mukhang nagbago na nga yata talaga si Ate Bechay. Salamat naman sa Diyos kung ganun, ano? Buti pa, Wako, halika, kumain tayo. Nanay Isay, oh. Alam ko po masama po luto niyo. Thanks po, but no thanks. Oh, bakit naman? Ay, alam ko na. Mukhang nagda-diet ka ba, ha? Dahil summer ngayon, baka nagbabala ka mong beach. Beach? Hindi po. Baka po umitim ako, iniingatan ka po complexion ko. Hiyang-hiya naman ako sa balahibo mo. Ukaw, si Daddy ang amo mo. Kaya hindi kita matutulungan. Sige na, alis na ako. Teka! Alam kong hindi mo ako, love. Hindi ka masyadong nakikitan sa akin. Anong magagawa ko? I'm an acquired taste. Si Fifi pa rin ang favorite pet mo, diba? Gusto mo mabalik sa'yo si Fifi? Agawin natin siya kay Mimoy. Diba? Takot ka sa kanya dahil hindi siya tinalaban ng powers mo. Hindi ako takot sa kanya. Ayaw ko lang muna siyang makasagupa for now. Pero hindi ako takot sa kanya. Sige na nga. Eh kung hindi natin kukunin kay Mimi si Fifi, saan tayo kukuha ng bagong arukan? Basta, bibigyan kita ng bagong Fifi. Yung sa'yo lang. At ikaw ang magiging amo niya. Kung tutulungan mo ako na makawala sa dati mo. Uwe. Ayaw mo maniwala, ah. Tumingin ka sa salamin. Wow! Makakatakas na ako sa wakas mo na kay Dadong Kalyeha. Makakalaya na ako. Sige, payag na ako. Hihiling ko sa Daddy na makawala ka na sa kanya. Basta, bigyan mo ako ng Fifi, ah. Hay mga Fifi! Huko-huko, ang ganda! May fools po! Ang tawag sa lugar niyan! Yan ang arukalan. Diyan ako dating nakatira. Weh, di nga. Sa itsura mo ngayon, mukha kang galing imburnal, hindi sa magandang place na to. Heh!
Diyan nga ako nang galing bago ko ikulan yung Mariska sa Bingoy. Ha? Tsaka huwag ka nga nakikialam. Bakit ba? Diyan din ba galing si Fifi? Oo! At lahat ng mga Fifi nakikita mo ay may kakayahang tumupad ng mga hiling. Astig! Time is up! Ano? Mag-isip na tayo ng plano kung paano may papawis sa daddy mo na makakalaya ako. Kaya lang, baka magalit si daddy kapag nakita niya na wala ka na. Wala na siyang ukaw. Hindi magagalit yun. Ayaw nga niya sa akin eh. Tampo ka naman. Wala akong bake. Papatayin niya ako sa gutom dahil imposible ang hiling niya. Kailangan makalaya ako. Tsaka bibigyan nga kita ng isa sa mga Fifi, diba? Kaya kahit makatakas na ako sa daddy mo, hindi siya magagalit dahil may kapalit na ako. Sige, payag ako. Gagawa ko ng paraan para mahiling ni daddy na makawala ka na sa kanya. Pero paano? Yan ang kailangan nating pag-isipan. Oh, Draco, anong ginagawa mo dito? Uy, Nora, try it na kita. Ano ka ba? Ibang klase din talaga trip mo. Ayan lang, ilang hakbang na lang. Punta dyan sa school compound, ihatid mo pa ako. Pumunta ako sa bahay niyo. Wala ka raw. Kaya sa classroom lang kita ihatid. Eh, ang lapit-lapit lang naman kasi eh. Baka may mangyayari sa'yo, di ba? Ano naman mangyayari sa akin mula dito sa gate papunta sa classroom? Eh, baka madulas ka na naman. I just wanna be there to catch you, di ba? Tara na, itid na kita, ha? Ah, sige. 5,000? Ang laki nun! Ano bang pinakain nyo sa Tita Betchay nyo at biglang bumait? Hindi ko nga alam eh. Akala ko lang wala siyang ibang iniisip kundi pahirapan kami. Ang tawag dyan, blessing in disguise. Mali! Blessing in disguise! Wala kasing mga laman ng tiyan ninyo kaya walang mga laman ng utak ninyo. Sabat ng sabat, mali naman. Hello! Kung kami walang laman ng utak, eh ikaw punong-puno. Punong-puno ng kolesterol. Kolesterol na! Yaba mo ah! Di purkit babae ka, di na kita papatulan. Eh di patulan mo, tignan natin kung sino manalo. Tama na nga yun, Jonas! Matapa ka na ngayon ah! Purkit hindi ka tinablan ng paro si Ukaw-Ukaw. Piling mo, kaya mo na ako. Paano mo nalaman yung tungkol doon? Siyempre, sinabi niya sa akin. Ano, Moy-Moy? Ano ba meron dyan sa katawan mo at di ka tinablan ng powers ng kawukaw, ha?